Gusto mo bang lagi tayong hanap-hanapin at iisipin ng taong ating partner gamit lamang itong maliit na salamin? Kung yes, please continue watching. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video at maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. At ngayon ituturo ko sa inyo ang isang spell gamit lamang itong salamin na ito. And kung magtatanong kasi, pwede ba yung salamin na salamin talaga namin yung whole? Yes, pwedeng-pwede po. So, ito lang ang aking example karon kasi ang hirap naman kung malaking salamin niya ipapakita ko sa inyo. So, kahit anong salamin ay pwedeng-pwede ninyong gamitin. And huwag lang kayong gumamit yung mga basag na salamin, diba? Minsan, gumagamit tayo ng mga salamin na basag na, yung nababasag na dito or yung naano sa gitna. So, huwag po kayong gumamit ng salamin na kung saan basag. Kailangan ay buo tulad nito. Kahit yung salamin na nasa sa wallet ninyo ay pwede ninyo yung gamitin. So, ang epekto nito ay hanap-hanapin kayo lagi ni partner mo at lagi kanyang iisipin. And pwede rin itong gawin or pwede ka rin dito, pwede mo rin gamitin itong salamin na ito upang makapagpa-attract ka ng pera or mabilis ang pasok ng pera sa iyong buhay. So, ito sa pag-ibig naman ay pwede mo itong gawin sa babae to babae and lalaki to lalaki. Pwede sa magkalapit at magka-LDR. So ngayon, wala tayong ibang gagamitin na materialis kundi ito lamang yung salamin na ito. So, ito lamang ang ating gagamitin. And, ayun, kapag ready na, and, ayun, pwede kayong, kahit nasa sala kayo, pwede ninyong gawin. Pero, hindi kailangan na marinig ng iba or malalaman ng iba kung ano yung ginagawa mo. So, humarap ka lamang. Ang gagawin mo, humarap ka lamang sa salamin. Kailangan makita yung mukha mo, kausapin mo yung sarili mo na nakatingin ka sa salamin, kausapin mo yung sarili mo. And kausapin mo yung sarili mo at sabihin mo, hanap-hanapin ka ng taong minamahal mo. So, banggitin mo yung pangalan at apelyido ng taong iyong minamahal. At kung matatanong kasi, pwede ba ito sa ex? Yes, pwede. Pwede rin ito sa yung may nagugustuhan kang tao. Pwede mo rin itong gawin. Halimbawa ay may gustong-gusto kang tao na kung saan hindi ka pinapansin. Hindi niya napapansin na mahal mo siya or di kayo napapansin niya na mahal ka niya ngunit iniiwasan ka. So, pwede mo itong gawin sa kanya upang siya naman ang maghanap sa iyo. At lagi kanyang iisipin. So, sabihin mo lamang dito, hilingin mo lang dito yung pangalan niya at apelyedo at sabihin mong hanap-hanapin mo ako lagi kahit na hindi mo ako gusto, ngunit ako pa rin ang iyong hanap-hanapin at hindi ako mawala sa iyong isipan. At sa ex din naman, pwede mo ditong hilingin kung ano man yung gusto mong kahilingan or gusto mong mangyari. Halimbawa ay gusto mong hanapin kanya lagi at makipagbalikan ito sa iyo. So, pwedeng-pwede mo itong gawin. So, pwedeng-pwede po. At ayun, ganun rin naman sa taong iyong nagugustuhan na hindi ka pinapansin. So, pwedeng-pwede mo rin siyang gawin or humiling ka na kung saan ay magugustuhan kanya at mapapansin kanya. At kung magtatanong kasi, paano ba natin dito hilingin na swertihin tayo or ma-attract tayo sa pera? So, madali lang. Kausapin mo lamang, sabihin mo sa sarili mo na maswerte ka or maswerte ako.
sabihin mo lang na maswerte ako, magkakapera ako. Ganitong halaga, hindi magtatagal, aangat ako sa buhay. Kumbaga i-ano mo yung sarili mo. Kumbaga kung sa tao naman, sa ibang tao naman na sinasabi natin na kaya mo yan, aangat ka, magtatagumpay ka. So ganun din ang sasabihin mo sa iyong sarili. Aangat ka, magtatagumpay ka, or magtatagumpay ako sa lahat ng aking mga gusto. Magtatagumpay ako, makuha ko yung mga gusto ko. Magkapera ako ng malaking halaga. Kailanman ay hindi na ako maghihirap. So, sabihin mo lang lahat-lahat na para sa iyong sarili na kung saan aangat ka sa buhay. At ayun, ganun din naman sa iyong partner, hilingin mo lamang kung ano ang gusto mo na hanap-hanapin kanya, hindi siya mapakali, ikaw lamang ang nilalaman ng kanyang isipan. So imaginin mo na yung mukha mo, hanap-hanapin kanya lagi, hindi siya mapakali, and ayun. Basta't maganda lamang ang inyong intention. So marami tayong pamamaraan paano tayo o paano natin mapapaibig ng husto ang ating mga partner. So marami pong pamamaraan. And ayun, kung magtatanong ka, sis, kailan ba ito pwedeng gawin? Ang aking tinuturo ngayon sa isang salamin, kahit anong oras at kahit anong araw. Pero sa oras naman, sinabi kong kahit anong oras, ngunit kahit anong oras sa umaga. Sa umaga, huwag kang humiling sa hapon or tanghali. Umaga, di ba hindi naman talaga natin na kailangan talaga natin humarap sa salamin tuwing umaga, pagkagising natin or di kaya pagkatapos ng ating pagligo. So humaharap talaga tayo sa salamin. So yun ang chance mo. Kapag humaharap ka sa salamin pagkatapos mong maligo, kahit nasa banyo pa yan na salamin, pwede mong gamitin or gawin. At hindi mo na kailangan i-ano. So kahit anong salamin, kung magtatanong kayo saan ilalagay yung salamin, so syempre hayaan nyo lamang doon yung salamin. So kung pwede araw-araw ninyong gawin, dahil pinapakinggan naman tayo ng universe. So yung universe naman ay nakikinig sa atin at siya yung tumutulong sa atin na kung saan maipaabot yung mga gusto natin, dinggin yung mga gusto natin. So ang kailangan lang natin dito ay tiwala. So tiwala at paniniwala. So ayun, sana ay makatulong ito sa inyo ang aking tinuturo ngayon. At kung magtatanong kayo or may mga katanungan kayo, i-comment na lang sa baba upang ma-replyan ko kayo kapag hindi ako busy, dahil napaka-busy ko po talaga. So ayun, bye-bye everyone. God bless us all.